Nagti-TikTok. Nanonood ng Bold. Nanonood ng Bold si Ray. Tapos yung kapatid niya. Okay mga kaibigan, welcome back din po sa aking YouTube channel, Alindog Comic. Narito po tayo ngayon sa barangay. Anong barangay ito? Sa isang barangay dito po sa Vinson's, kung saan nga po mga kaibigan, bibisitahin po natin muli si Ate Divine. Kasi nga po, kakausapin po natin tungkol po dun sa binyag ng kanyang anak. Ayan po mga kaibigan. Maraming maraming salamat po syempre kay Tita Fe. Thank you so much Tita Fe sa iyong sponsor. Maraming maraming salamat. Hello. Ayan. Huwag po ninyong kalimutan i-subscribe aking YouTube channel Alindog Comic. Ayan po si Ray, oh. Kanina po nanonood po siya ng ano ng Bold. Mm. Yung pong scandal po naming dalawa. Don't skip ads. Ayan, paki-subscribe na rin po Ray Life Vlog at syempre pa Probinsyanang Pango. Si Probinsyanang Pango, may pagkakapal po ang pagmumukha po niya kumakain na nang hingi ng pagkain. Halika na Ray. Ito yung bahay. Hello? Wala naman tao. May tao po dito? Bakit? Magandang umaga, kuya. Sino po ang tao dito? Ikaw po? Ay, nung kabila. Ah, nasa kabila? Ay, wow, may mga pusit. Pusit, oh my God. Buhay yan, kuya? Patay na. Ah, patay na? Kanong ganyan? Mura lang yan, 400. May pura. Ay, binibinta ni kuya. Oh my pura God. Pura. Wow, kung may pira lang ako, bibili talaga akong ganyan. Masarap po. Oh. Masarap yan ihaw. Pusit. Ang laki ng pusit. Oh. Wow, ang ganda. Pusit. Oh. Wow. Nandito. Asan si Lola? Ano ang purpose? Magandang umaga. Ikaw po ang nanay ni Divina? Ah, okay. Magandang umaga po. Mm-mm. Hi, Divina. Naligo ka. Ay, naglalaba po ako. Eh. Ah, naglalabag? Mama. Ah, naglalabag. Tapos si mama nagbanlaw. Mm. Ano po yun? Kumusta na? Hindi mo na ako naalala. Ay, sorry. Nalilito na lagot ako. Makakalimutin ka. Nalilito ka na. Pag nababay na lang. Pag nababay na. Kumusta na ikaw? Pag natapos po yung gumagawa ko sa bahay, naglalako naman baga po ako. Naglalako ka? Nababay na lang po yung ano lang ako. Pahinga, pahinga. Lalo na ngayong mainit. Huwag magparalalabas, magparalalako. Ano? Kasi pag mainit, andyan yung baka. Atakihin ka ng high blood, ng kung ano pang sakit. Ano po ako? Ano po ako? Mm. Pag mayroon pong isda, may isang araw baga po naglako ako nung ano. Ay, ngayon po eh, kanina nga po nagkala kami ako ng isda. Pag may isda po, nabibisirik kami. Nung nakaraan naglako ka, magkano naman yung kinita mo? Nasa, ano po yun? Bigas po ang ano ko. Pinapayag ko po kahit bigas lang yung garansya ko. Ah, bigas, pinapalit ng bigas? Opo. Kumisan, nalilimot yan. May mga totang po ako dyan. Kumisan, hindi siya binabayaran? Sabi ka na po siya binabayaran. Oh, na yan? Opo. Ang daming totang, wala na. Nalilimot siya ay. Ah. Bigas lang po talaga. Kumisan, pinapasama namin yung anak na isa. Parang matukoy niya kung sino nakuha ang isa niya.
Oo, pero dapat kung magpapautang po, may dalang listahan. Sabi ko po sa kanila, ano naman po yung salakuan na pag naman po ano yung naman kami. Sa kanila ng dali-dali. Dapat nadala kang listahan. Marunong ka naman siguro maglista. Marunong po. Marunong po sa lahat. Tuturuan ko nga po niya na magbasa. Talaga? Ikaw ang nagtuturo ng magbasa sa anak mo. Yan? Anak mo yan? Dalawa kaya ang eskwela niyan dyan. Grade 3 at saka grade 1. Grade 3 saka grade 1. Baka po naligo ng dagat sa kanya yung isa. Kumusta naman, Madel, ang pagbuhay-buhay ngayon? Ay, kung may panlako, may egi. Pag walang panlako, ito, naka-standby. Naka-standby. Kami dito. Walang income. Wala. Nagpababahay ko po yan. Paano po kapag wala po kayong lako, hindi kayo naglalako, saan po kayo kumukuha ng mga pang-araw-araw na pangangailangan, pagkain? Kung siya nanghiram. Nanghihiram. May mga nagpapahiram naman. Ay, oo. Yung mga kami na nanghihiram. Yung paglako ay hindi na bayaran. Asan po yung anak nyo? Maliban sa kanya, may mga anak ka pa? Ay, oo. May mga asawa naman. Hirap din. Mga asan po sila? Yan, o. Mga kapitbahay nyo lang din? Oo, yung iba nasa malayo. Nasa malayo? Nasa malayo yung iba. Okay. Doon po tayo, Mother, o. Upo po tayo at may pag-uusapan tayo. Mother, pumunta po ako dito kasi pag-usapan po sana natin yung tungkol sa binyag ng anak niya, yung nabanggit po sa akin nung last time na pumunta po ako dito na hindi pa nga raw po nabibinyagan yung bata, no? Willing po ba ninyong pabinyagan yun? Oo. Ay, ang sabi nga niya ay dapat niya na mama bago binyag, kahit bilhan na ako ng pawid at tuluan kayo ang bahay niya. Tatawa pagkatingnan mo sa loob. Tuluan ang bahay. Diba na yan, o? Galing nga po ako dyan. Pumasok ako dyan noon. Sabi ko nga, nay, kung ako lang may pira, binilang ko na yan ang pawid at saka pinayos ko na yan. Ano na? Bumabaan na yung higaan nila. Okay. Ayaw naman sa akin makipagpisa. Sa paglilagat ako ng mga ayaw niyang pumisa. Ayan, kasama yung dalawang yung bata. Eh, ang ibig niyong sabihin, bahay niya yan ni Divina. Oo. Saan ka po nakatira? Ay, andun. May sarili ka namang bahay. Bahay ng anak ko. Bahay ng anak mo. Divina, bakit ayaw mong kay mama mo nalang ikaw tumira? Yung bata po yung kasama ko dyan. Ito, ano lang yun? Ayun, nakita ko may bata doon siyang kasama. May bata, may anak ka, kaya ayaw mo makipisan. Laki na nga po siya. Ano po yung bata? Ayaw niya magpagpisa. Ayaw niya makipisa. Oo, kung siya nag-away nga kami at sabi ko, dito ka na muna, tagtutulong bahay mo. May order ka ng pawid? Ilang daan? 100 lang po yun. 700 nga daw po isang daan. Kaya maaaring hinalin po yun doon po yun. 700, isang daan. Saan ka kukuha ng 700 na pangbayad? Nag-iipon po nga po. Pag ako kinakalako nga po. Pag ikaw ay nakalako sa kaambayan. Kaso nga lang po, pag wala pa po, pag madayin po akong dalang bigas, bigas lang din po natitira sa akin. At yun lang din po na ano. Walang pera, no? O paano mo bababayaran yung pawid? Nakaantay lang nga po lang. Inaano ko nga lang din po. Okay. So, pawid ang kailangan, no? Pawid ang kailangan, mga ilang daan kaya yung pawid? Dalawa lang po. Ano kang dalawa? Ano 300 dyan, may hit. Ito ay 300 yata ka kusina. Yung? Kusina lang, yung ganyan lang, pwera yung dingding. At pag pinalimit mo naman, wala pang ilang taon, wala na, sira na. Ang pagpinadalang, kailangan yung malimit-limit at parang magdalawang ka. Kailangan ng sinsin ang pagbubong. Ano? Yung bubong lang, 300 yung bubong lang. Bubong lang yan, o. Pabagan yan, o. 300 piraso na ang bubong lang. Buti na ninyo, o. 300 yun. Di siyempre, mga kailangan pa kayo dyan ng mga ano, ng kawayan. Oo, yung kawayan dyan, o. Saan kayo kukuha ng kawayan? Hindi siya nabili. Pag may pera nabili. Nabili? Oo. Yung 25 butter, 300.
300 ang 25. Yung sa ano ang haba? 12 ang haba. Nasa ilang piraso kaya yung kawayan po ang kailangan? Alin po? Hindi ko nabilang yan. Yung bahay po na yan. Hindi ko nabilang po yung kawayan yan. Sino po ang gagawa niyan? May libre bang mag... Ay, ma'am. Ay, ma'am. Inuho pa yan namin. Inuho pa. Wala bang libreng magagawa para makatipid na? Anak mo. Hindi pa ba nung gumawa ang anak mo? Eh, wala naman dito. Katulad niyan yung aking manugang po yan ang gagawa. May asawa naman doon yan. Yung bata. Dalawa ang asawa? Dalawang pamilya niyan. Ah. Ayun namang doon o, nagtatrabaho din. Mga anak ko na sa ibang lugar man. Kung ano po yung available time po nila para magtrabaho, para wag na po tayo magbayad. Kasi kulang po ang pera. Kung magbabayad po, hindi mabibili lahat ang pawid. Paano mabubunga ng ayos? At ang araw dito, 500 ang araw. Eh magkano lang naman ang pera na hawak ko? Ewan ko kung may libre dyan. Nasa mula dito yung anak ko nga panganay. Baka po may mabait kang, anong tawag yan, asawa ng anak mo. Halimbawa kapag wala silang pasok, pwede nilang isingit yung pagbububong. Hindi ko ano. Hindi ko ano ang aking manugang at saka mga anak na lalaki. Wala pa dito anak na lalaki ay nasa malayo. Manugang ko lang. Paano natin mapapabubungan yan? Makakabili po tayo ng bubong tsaka mga kawayan. Ang problema nga po natin, sino ang kakabit? Wala tayong pambayad. Kaya din. Si graduating po kaya? Alam mo yan, magkakabod yun. Ay, pag wala nga po silang gawa, sabi nila, wala rin daw silang kita. Ano nga, nagsisikap nga daw po sila lang ng isang makaano, pagkaano. Tayo na lang kaya ang dalawa, ikaw taga-abot. Marunong ka po? Marunong po kami mag-ano. Eh, paano ko mahulog ka naman? Nagsisikap nga po kami pag inalis. Marunong ako yung nariliyo ay. Marunong ako magbubong. Ikaw ay yung lalagyan lang ng hagdanan. Hindi ka pwede magbubong dyan. Marunong ka nga. Kaya lang po, mother, ang magiging problema niya kung mahulog ka. Ano po, isig-isig na inalapan loob daw po. Di lalong problema. Ano, mataan ako kapag yun lagi na akong kaan. Siin. Di lalong problema. Paano yan? Anong gagawin natin? Kung po yung dyan, o kaya ano yung kayo. Kay Mari. Kaya ano ay, kay Malo, kung nagagawa pa. Ay, tingnan. Kasi pag may order, yung nagawa sila. Doon sa ibaba, doon sa, yan ng purok 3, purok 2 ng ano, mag-it-it, meron doon tinda. Saan po nakakabili ng ano, ng, saan po nakakabili ng kawayan? Sa ano, mang, ano ay, dangkalan. Sa dangkalan. Ayan yung panganay mo. Dangkalan, malayo yun? Dangkalan. Malayo po? Doon, dadaanan ninyo. Ah. Akala ko, mother, pinacheck upan na siya. Oo. O bakit? Di naman na eh. Di man sabi di mo naman, na. Di naman ininom yung gamot na. Meron pang konti. Para lang ko siya bangag, matapang naman siya sa mga bata. Bakit hindi ininom yung gamot? Itinapos, hindi malalaman yung resulta. Ano siya, di ko siya tinatapos, ilan naman lang, at papano, tagal namin gano. Sabi ng mga kapitbahay ko dyan, ano ba kaya dati Merli at ang tapang na niya? Nanapang. O di pinatahan ko, parang di siya magtapang. At nakawa, pati ako eh, susuntukin ako. Adamog yan. Ang naranasan ko dyan, ay Diyos ko, lanug ako dyan, pag inaabot yan. Mm-mm. Ay di mo naman kayang patulan, anak mo, kakaawa naman kung patulan mo. Yung anak, yung... isang kasama. Ang kasama-sama nito, oh. Yun ang kakawa. Ano mga kahit tulog. Pagka inaabot yan ng ano. Ay, nagbubulbog, bagal mata. Mm-mm. Yan ang pinaproblema ko. Pero dapat tinapos yun. Kasi meron akong pinsan. No? Ganyan. Malala pa dyan. Naghuhubo nga siya, eh. Nahubo siya. Ay, ganyan naman din yan. Natakbo ngayon, naghubad. Yung pinsan ko. Alam mo,
pinadiridiretso nung doktor yung gamot, ngayon normal na. Hindi siya, wala siyang halo na bainap. Ayan, suot lanig na siya, nakakit na sa ulo. Walang bainap sa doktor. Nasuot lanig daw yan, ayun na bago mag-anak yan. Daladala ng asawa doon, nalitrangtado sa Manila. Yung pinsan ko ngayon, normal na siya. Babae na. Oo, normal. Noon, violente. Ano yun? May mga time na... May asawa siya, wala? May asawa. May mga time na talagang matapang siya, may time na mabait siya, may time na sige ang salita niyang mag-isa, may time na kumukuha siya ng bote, pinupukpok niya sa ulo niya. Ngayon normal. Dire-diretso lang yung gamot, dire-diretso lang yung gamot, hanggang sa gumaling siya. Ganyan din ang ano niya, ang kaso lang nga niya, sabi niya manggagamot at ilang manggagamot ang pinagamutan namin yan. Kasuot daw lamig yan, umakyat na sa ulo ang hangin niya, ang alamig. Kahit anong painom ko, di ko na maintindihan kung paano na yan. Doktor ang kailangan dyan, hindi kung anong manggagamot. Dinoktor kaya namin yan, ilang doktor na yan na gano'n dyan. No, kasi yung pinsan ko, maraming doktor na din ang tumingin. Basta dire-diretso lang yung gamot niya, gumaling. Oh, dinala na ng kadlan, alam kadlan? Sa sur, dinala na yun doon. Sa dait. Basta ang advice ng doktor, huwag pawawala ng gamot. Ano yun? Nung dalahin ninyo, marunong siya bumasa? Iyan, hindi dinala. Ganito na yan. Oh. Tinatalian na yan namin at di na kaya. Ay di nung pagpabasa sa kanya, aba marunong bumasa. Nakakabasa naman. Tarang-tanong kung anong pangalan at apelido. Sabi ng doktor dyan sa ano ay yung may ano sa mga utak. Bakit ano yan? Marunong naman siya bumasa. I-continuous lang dapat yung ano. Sana hindi tinigil yung ano. Yung ilan gamot. Lang buti. Di ko talaga ito. Naawa ako dun sa ano ay, sa anak. Ay nung matigil ko yun, ay Elsa, di na niya pinakikialman. Kasi ganun yan yung pinsan ko eh. Ngayon normal na. Kung kailan lugod matatapos na siya, nananapang. Nakakapunta na siya ng sentro, nakakapamalingkin na siya, nakakapunta na siya sa bahay namin. Noon, ay talaga. Iniiyak na yun ng mga pinsan at nung kapatid ko at super close sila eh. Akala hindi na nga gagaling. Ay, gumaling baga. Normal na ngayon. Normal na. Ilan taon pa lang yan? Ibig sabihin mo na nung magkasakit, ilang taon siya? High school pa lang siya noon. High school lang siya noon. Ngayon baga, nagkaasawa na, nagkaanak na, normal na. Yan naman sana, hindi niya gayet nagtatrabaho ngayon sa Manila. Dalaga pa yan. Ngayon, yung boyfriend niya nga, ano, si Man, paalis na, ay ba, gusto mong pagkasalan siya. Hindi nga po pulit, bata pa. Ay di, ang sabi naman ng kapatid, ng dalaga, at ka-close baga niya, anya ate Divine, si Kuya, pinikot baga. Ay, nag-inom yan. Nag-inom. Tapos, doon sa pinag-inuman, at sulo-sulo siya, well, ano baga daw yung tubig, patagal na daw yun naka-stack, may mga lumot. Pinaglaro, yun ang inom siya. Kasama yung kapatid niyan ay, kapatid. Pinaglaroan, sabi nila, ano, danyaran. Dinala dito. Yun, naglimot na siya sa sarili, ha? Limot na. Maraming dinadaldal. Pipara pagamot namin, sa albularyo. Saan sa albularyo? Medyo nag-igi-igi siya. Nang magkaasawang hagol, lalong naglala. At hindi siya nintrigaran ng pera. Kaiisip yun. Oo. Dadalhin siya sa Maynila. May anak na maliit. Bibigyan lang sila na 50. Uuwi umaga na yung asawa. Ay ang anak ay tatlo. Dali yan sa problema, hindi yan sa kung ano. Oo, problema. Tapos naglalabas siya. Nga bagong mag-anak. Oo, problema ay, yan. O problema. At saka nasuot lamig siya. Hindi yan sa kung ano. Kaya kailangan talaga i-continuous ang gamot niyo, check up ulit, ganyan. Kasi kung hindi siya gagaling. Ganyan na lang siya habang buhay. Yung sample ko nga sa'yo, mother, yung pinsan ko, grabe.
pinupukpok na ang ulo niya. Buti. Yan naman ay ano. Uhubad na. Batong pinupok. Tinimaga ito o. Oh. Buti. Pero ngayon gumaling na siya. Ngayon, bumalik tayo dun sa materialis ng bahay, ng pag-aayos ng bubong. Kwentahin natin yung ang kawayan na gagamitin ay ilang piraso? Isang daan. Magkano ang isang piraso? 12. 1,200. Isang daan. Ang pawid, magkano? 700 ang pawid. 700. 700, nasa ilan po ang magagamit dyan na piraso? 700 times 300. 700 times 3. Equals 2,1 plus 1,200 di 3,300 na. Ano? Oh, yan lang, siyempre mga kailangan pa niya ng pangtali sa pawid. Ang tawag yun, uway. Magkano po ang uway? Ilang daan, isang daan. Oh. Yung isang daan na yun, kasya na din yun. Kasya na siguro yan dyan. Kasya na, ano? Hmm. Oh. Plus 200. 200 pesos yung isang daan? Oo. 200. Hanggang sa 2 pesos. Di 3,500 na, no? 3,500. May kawayan na. Hindi naman yan mangangailangan ng ang tawag dyan. Pako? Pako, ano? Paglagay ng kawayan. Pako yun. Ah, paglagay ng kawayan? Oo, siyempre may pako. Didos. Masyadong malaking siguro ang didos. Didos yan. Kasi manipis lang ang kawayan. Una imidya siguro. Magkano ang kilo nun? 70. Halimbawa, isang kilo at kalahati. No? Plus 70. 3,605. Ang tanong, ang magtatrabaho ngayon, sino? May makukuha ba tayong libre? Voluntaryo? No? Ngayon, kasi ang layo po nitong lugar nyo, ibibigay ko na lang po sa iyo ang pera. No? Pero dapat, pagbalik ko po dito, may bubong na. Kasi kailangan po makita ng sponsor. Ano? Okay. Mother, bali, ibibigay ko na lang po sa iyo itong cash, no? Pangbili ng pawid, ng ano yan, ng kawayan, pako, yung pangtali sa bubong, ano? Ibibigay ko na lang ito sa iyo. Kasi, kung ako pa po ang bibili po nito, mag-uuli-uli po ako dito sa inyo, bukod sa ang mahal ng pamasahe, napakalayo po, ano? Ang layo. Kaya ito po yung bibigay ko, ha? 1, 2, 3, 4, 5, no? 4,500. Yan. 4,500 po yan. Anong pakiramdam nyo po ngayon, meron kang sorpresa para sa pangbubong, pangbili ng kawayan, para hindi na matuluan sa pagtulog si ate, ay si Divine at yung kanyang anak? Masaya at parang natulungan siya. Hindi naman siya maghirap sa pagtulog na matutuluan. Yan po ay hindi po yung personal galing sa akin, ha, kasi isa rin lang naman din ba akong mahirap. Yan ay galing sa isang sponsor, kay Ma'am Fe. Anong mensahe mo sa kanya? Maraming salamat. Kami natulungan. Anong pakiramdam mo, Divine, at merong dumating tulong para sa pangbubong ng bahay mo?
Natingin lang kung ako mapapitin na bigo sa akin. Anong pakiramdam mo? Masaya ka ba? Masaya dahil... naman po. Basta maaano po sa bahay, may laptop ko. Tapos mga po mga gawain ko sa aming paligid po. At ano mga pagsalog ko. Kahit nga paglalabaw, dami namin kanina. Tula kami na ilako. Anong masasabi mo dun sa nagbigay ng tulong kay Tita Faye? Maraming salamat po. Naman po kayo sa sabi mo naman po ako masyadong karo. Pansin natin, may cellphone ako noon ay talaga din ako na ngayon ng cellphone at ano nga talaga iniaanaan ko talaga yung sarili ko. Masaya ka doon sa tulong, masaya ka doon sa tulong na binigay. Dahil magkakabubong ka na, hindi ka na matutuluan. No? May mga point noon, papaw na binisip talaga ng kaya ako nagsisikap talaga ng kahit pagdutula ko na yan. May mga paano ako sa dyan, may mga pautang din pong mga sinisingil ko sila. Bigas na naman po na ibabayad, kaya bigas din baga po, halos na nababaan sa akin. Walang pera, pinapalit na lang ng bigas. Isamantalang kailangan mo din ng pera, no? Pang-araw-araw. May mga pong naano lagi nila sa akin, pag ako nakita na maglaku dyan, na kung ano-ano man daw po ay sana daw po ay paano na lang sa kanila. Nag-eskwila niya? Naano po nila dyan. Huwag ka na maglaku ng isda kung bigas lang din. At syempre, paano yung pangangailangan ng anak mo? Kailangan din ng pera, pang gastos, pang baon. Kahit anong gawin talaga, hindi ko po sila inuutusan. Ako naman po kahit pagluto ngayon, paghuhugas ng pinggan. Ako po lahat naman po sa amin. Kahit naman ako, kumisang na ay hindi siya. Kasi mas importante yung ano. Sana nga po. Oo. Po kung bigas, pwede kang manghingi-hingi na lang kahit pakunti-kunti ng bigas sa kapatid mo. Pero yung pera, kailangan mo yun. Kasi may mga ibang bagay pang dapat kang bilhin na mga gamit sa bahay, pang araw-araw. Sikap lang po talaga kami kung tumaanhan namin pag ano. Mabuti at nagsisikap ka naman. Ano? Hindi ka man niluluko ba ng mga tinitindahan mo dyan sa paglalako mo? Kung minsan nag-iiyak niya pagdating dito. Bakit naiiyak ka pagdating mo? Eh, pag na may nautang ko, hindi po nila ako nababayaran na ako po minsan ang nalulugi na ako talaga minsan na ano. Minsan, naiyak? Marasap yung aking ganun siya. Inuutang nila na hindi ka binabayaran? Kaya huwag ka na maglako. Kasi pagod ka lang, magkakasakit ka lalo, gawa ng sobrang init. Lugi ka pa. Ano? Ngayon, pangalawa po sa bunso ko. Ngayon, mabububunga na ang bahay nyo. Ano po yung kabang sa loob nila? Nakita ko nga po yan dati. Sira na yan. Yung tinutulogan nila. Ito po yung papag ni Nan Divina. Okay, papag. Ayan. Papag na sira-sira. Kaya yung mga barong nila kaya ay sa baba. Ang dingding na sira-sira. Yan. Bulok na rin po talaga ang bahay nila. Yan. Masaya. Masayang-masaya. Maayos po talagang pag ito, kami nakakat natulog dito, maayos naman po talagang paghihiga namin. Eh, dalawang kasama ko lang, ay dito lang kami, unang tinitiis namin lang. Dahil namin sa tuluan. Na pag nung masira lang naman po, nang bumagyo lang yun. Kaya nagkaganyan ang bahay ko, dati dalawa talaga yan. Inaano ko talaga yun. Ano masabi mo ulit? Maraming salamat po. Excited na ako. Ano pa ako sa salamat nga ni ako. Nagana na nga sa inyo po. Ah, okay. Mapunta na rin kami, Divine, ha? Okay. Kaya okay. Gusto ko sana kung nayan nga sa rin, alam mo, papakapihin sana nga po kayo. Gusto ko sana kayong paanghin ay... Paanohin? Pakainin sana po, wala po yung isda. Kanina ipagsalubong namin po, kakaunti po nakuha namin. Ah, gusto mo sana kaming pakapihin, pakainin? Ah, okay, wag na. Ano, okay. Mapunta na kami, ha? Ano po yung
antay nun, ah, nakala ko maayos na yung bahay na. Inaantay mo ako? Nung puno, sabi ko kay mama, nung nasabi ko, dahil kahit na, kahit yung pagpipilig kong yan, hindi ko na po halos din ito papagagawa at ano. Sabi ko, noon, sabi sa akin, nga mamatulong doon sa amin, hindi, sabi nila, maano nga daw ang lugar ko, papakaano nga daw ito, o, tapos ngayon, andito na, no, naghatid na ako ng pangbubong. Okay po mga kaibigan, nakasama po natin si Divine at saka si Mother. Ano pangalan mo, Mother? Si Nanay Merly, na ihatid na po natin yung pong cash na 4,500 pesos. Wow, masaya na si Divine. Ayos na. Minsan nahihirapan buka tayo pag naulan na bagyo. Maraming maraming salamat po kay Tita Fe ng Canada. Thank you, thank you, thank you so much po Tita Fe. Ayan, dahil po sa iyo ay mapapabubungan na ang bahay po ni Divine. Ito po muli mga kaibigan si M.M. Mercialis. Huwag po ninyong kalimutin i-subscribe ang aking YouTube channel Alindog Comic. At syempre pa, please pa-subscribe din po si Provinciana Pango at Real Life Vlog. And please don't skip ads para po kumita na po ako. At syempre kapag kumita na po ulit ako, makakatulong din po ako sa ilang mga kababayan po natin na tulad po nila, tulad ko, na naghihirap po sa buhay. Thank you so much. Bye-bye and God bless.